Bean series. Episode 2, Sniper 150 project natin to. So ito yung tinatawag nating Street GP, di ba? Parang ang forma niya is parang siyang race bike. Tapos pwede mo siyang gamitin sa kalsada. So, functional siya, meron siyang plaka, may ilaw, may signal lights. So, binakas namin yung motor na maayos na maayos. It's Sniper 150 version 2 na all stock. Tinanggal namin yung mga fairings niya, tinanggal namin yung batalya, dinismount namin yung makina, tanggal din lahat. As in, kalas-kalas siya hanggang makina niya, hiwalay. Inipon namin yung mga piyesa, parang taon din tumagal yung piyesa. Ito na yung araw para mabuo siya. Team Auto Tech, let's do it! Let's go! Front assembly, sana na. Kami ni Joko, pagtutulungan namin yung harap. Ako na lang magkakabit ng gulong. Sige, tulungan din kita sa gulong, kasi ako mabackup sa gulong. Oo, so habang kinakabit niya yan, ako nang bahala sa makina. O sige, baratan na natin. Let's go! Let's go! Next natin yung manivela, hakapit na natin. Kaya mo! Entra! Aluminum swing arm ng Racing Boy, powder coated Dubai na Black. Kaya nga, ano yan? DB2 Premium Black. DB2 Plus. DB2 Plus. Yan. Tingnan. Boom! Pero powder coated disc cut. Ito yung original na spring niya, kulay black. Tigo, diretso. Pasok. No, bad trip. Umulan, maingay dito sa bubong namin pag umulan. Bad weather. Oh, no. Yan, suspension natin, rear suspension natin, DB2 Plus. Defy custom yung pintura, tapos kinabit ni Yogi the Mechanics. Ito yung reservo niya, nakamount na rin siya. Nakatindig na siya, wala pa man gulong, mabangs na. Front shock is inverted fork, fully adjustable yan. Pod, gabi natin gulong! Let's go! RCB H-Spoke, sa likod yan. So ang gamitin natin sa likod na yung 12070 na Pirelli Jablo Rosso Corsa 2. Bakunahan ko ng bigbike actually. Hindi sila gamitin natin del Kevic to. Hinorder ko pa sa Indonesia. Combination naman dyan natin dyan is yan, 100x80 Jablo Rosso Corsa 2 para sa unahan. So ikakabit na namin yung Ubuntu sa tire machine. RCB. Para sa RCB. First step natin, kakabit mo na itong airbox. Baha na sa bahay namin. Baha din sa amin eh. Hindi nyo? Kaliwasan? Kami ni mami. Safe? Oh, sila lang! Yay! Matigas sa mag-uhin. Yon! Let's go, Otis! Alright, so okay na ito mga mags. Naikabit na natin yung gulong. Nakabit na natin yan na kanyang sprocket. Yan, ito ngayon yung sprocket hub natin. SSS na 415, tapos meron tayo rito yung sprocket hub na Racing Boy na CNC. Para hindi umakat at tumagal ang buhay. Sukat ng mags. Yeah! Ganda. Ganda. Nagkagrasa, tumining. Bangis. Papalodo. Baba. Yo, labas ang jelly ace. Yun, pare. Pilar. Yan na. Yan, no, nakakabit ako yan. Sasis. Yan. Gusto kong shoutout dito si Abby Abu sa pagpakopya nung discarte dito sa Haben Mile niya. Tapos shoutout din kay Takara Tires sa pagtulong sa amin humanap itong mga gulong na to. Thank you, Takara Tires. Ayan, okay na po. Nakatindig na siya. Calling chassis ng datingan. So, papahinga muna natin yan. Lilipat tayo rito sa engine department. Ayan, in action po siya. Sleeper clutch. At saka itong clutch lining, clutch plate ng Uma. Ayan, boom. Ayan siya.
libre clutch to para mas malipit yung engine brake natin. Kasama na tong mga spring, alam ko eh. Ito, kakabitan natin siya ng sleeper clutch. Uy! Sleeper talaga. Yun ang sleep clutch. Dumudulas. Dumudulas. Bam! The pork chop! Yan, golden brown. Chop. Liyan po. All eyes on me. Pork chop. Oh no! Mamma mia! Fit, let's go. Yes. Good work. Ano ako po? How to spin? Good work. Sarado mo na yan. Yes, sir. Sarado mo na muna yan. Kakabit na natin yun yung mga braking system naman doon. Salamat, Chief. Gear-shifter po tayo. Alright, so ito po tayo ulit. Nagabalik po tayo sa department. Medyo malayo lang po binahe natin. Pagkakabit na natin yun yung mga brake system na nanak. Sa rear caliper natin, gagamitin natin is Brembo. Ayan, tupat na Brembo ito. Pang rear. Tapos itong Adeline naman ito. Isang pong bracket yan. Ginawa ni Sir Henson itong bracket na yan. Pinowder coat ito ni Defy Custom. As bliss ka, kaya ni-jet ng ganyan. Ayan, pinaking tab niya itong area na ito. Saka customized na 1G na bracket yan. Tapos kakabit na rin na rin itong mga rear set o yung kanyang foot pegs. Let's do it! Gagamitin natin mga brake hose. Ayan, brake hose. Isa para sa rear, isa para sa clutch. Kasi hydraulic clutch gagamitin natin. Tapos isang front naman. Ito yung mga holder na ito yung reservoir. Kasama rin yan para sa rear natin. Ayan, titanium to. 17s ba ito? 17 to yun, no? 17. Ayan, yung brake master natin. Sobrang gusto ko talaga yung kulay nito. Napaka-angas. Ayan, parehas-pare siya. Sabay na natin gawin yung makina. Sabay na natin habang... Yan, 34 yan bro. Oo nga, yun. 34. Tingnan mo. Naka-port matching yan. Anong magpapasabog dyan? Tandaan niya po si Chief Mechanic. Yan, napakaganda ng packaging ng UMA. Ito ang magpapasabog dyan. Yan, ang piston. Saan yung sukat? 62mm forged piston ng UMA. Labas na nga natin. Ilan cc abutin yan? 61.7, 62, 187. Here's the block. Chrome boards. Chrome boards. Chrome board. Supplier ng hangin at gasolina. Superhead. Yan ito, medyo special to yung isa na ito. Yan. Yan, ito yung superhead ng UMA. So ito yung isa sa pinakamagandang head na pwedeng mabili dito sa Pilipinas. Superhead to, kompleto na. May apple chamber, heat resistant, ganyan-ganyan. Maximize air fuel mixture flow, increase engine performance, oval shape exhaust port. Tsaka pag binili siya, marami siyang kasama. Ayan o, kasama ni rocker arm, yung valve spring, yung intake manifold, yung high lift na cams, kasama na rin siyang valves, tapos yung apple. Yun ay pala yung tunay eh! Yun pala eh! Yung box yung tunay oh! Mansanas! Kompleto na siya. Actually, sasalpak nyo na lang yan. Sila UMA na naging sa inyan. Diyan lahat. Pati timing gear. Yan, halos wala na talagang gagalawin dyan. Ang size ng valves ay 2023 po yung valve size natin. So itong UMA Superhead is meron dalawang type. May mas malaki pang valves. They are RC spec. Hindi. 1G specs. 1G spec. Let's go. Alright, so habang nagkusukat pa si Chief Mechanic sa ating makina. Ito naman mga boys, magbabalik na rin sa trabaho. Ano bang gagawin natin ngayon? Nakapitan natin siya ng coil, ECU, at rectifier. Tapos yung kanyang pinaka harness. Susian para gumana. Brand new polyurethane tank. Polyurethane?
Ano yung galing yun? Naisip ko lang. Hindi ko makikita yung... Alright, so ito nga yung crank natin na YSMP, plus 3 yung crank niya. Double forged siya na MTRT yata ito eh. Basta YSMP plus 3, set na yan. Yun, so sisimulan natin, Chip. Let's go! Saan natin? Ito, yung nakinabit natin is oil ring. Tatlong grooves, diba? 1, 2, 3, siya yung nasa pinakamaba. Ngayon, yung nakalagay niya, parang isaw na yan. Yan yung oil ring. Lumalabas yung langis dyan, dito dumadaan. Oh, alright. Diba? Siya nagli-lubricate nung cylinder wall. Ngayon, okay. Para hindi tumagos yung langis dyan, lalagyan natin ng scraper. Limang ring ang nasa nakayakap dyan sa piston. Lahat ba ng piston, ganun? Performance bikes, minsan isa lang. Yung drag bag natin, di ba? Compression na rin. Yan. Nagkabit na natin. For safety purposes lahat, hindi mahulog yung ating kinakabit. Bubusala natin. Yun. Yan, lagay natin ito. Dito kahit nakapikit, nang ilalagay ko ito. Safe. Safe. The block goes in, ah. Next, cylinder block naman. Cylinder block natin. Mm-hmm. Racing, 62mm. Hindi nating antigilya. Kuchi-kuchi. Gagamitan mo ng kuko. Yep. Yan. Kuko control. Kuko control. The block goes in. Yan, up. Haba ng stroke, ah. Yan, niya. Lalim, yeah. Ah. Yeah! So, ganito. Since malaki bore natin, nakakatakot din masinawan. Pero secret ko yun. Hindi ko papakita sa inyo kung ano yun. Secret recipe. Gawa sa tae ng gagamba. Hindi, pero napanood ko to, yung shellac daw, gawa sa parang, galing sa si insekto to, parang waste ng insekto. Pero, organic? Waste ng insekto yan, galing. Ito to! Ito nga, kaya yun yung idea. Kaya, pero, gagamba na lang naisip. Gawa sa tae ng gagamba. Pangatalaan naman. Na hinuli sa maisan. Secret, pandigit ni Tami. Boom! Tarantula! Ang gasket is properly placed. Kasi pag tina-torque natin, may lubricated tsaka non-lubricated. Yung part na to, lubricated. Head in! Pasok mo na yung ulo. Yes, sir! Ito yung torque lens na kayo. Torque rings? Torque rings. Size 12. Paano kayo pit yan? 20 Newton metric. Pwede 26, pwede 28. Backpiece. 28 sa stud, sa camshaft, 30. Sa pa. Ito, iba to eh. Bumili kami ng aluminum na head cover. Uma Racing. Pati sponging yan, no? So, ito na muna yan. Nakita nyo, nakakabit ng throttle body. Nakakabit na yung head natin. Yung cover. Natin block. Engine cover natin. Naka-slipper clutch na din siya. So, mamaya, i-mount natin to. So, pero, kakain muna kami. Gutom na lahat, ha? Alright, I see you. Guys, it's time! Wow! Wow! Sa inyo na lahat. Ang gasolin ako. Salpak mo na po, eh. Oo. Salpak mo na po. Ibig na. Oh, binuwat na isa. Let's go. Oh, sasali sa kabila. Sala.
Pag nga paroren, tulungan niya ako sa malok. Yan, pasok. Tulak mo, uwi. Check mo lang. Yon. Pasok mo. Last ball. Shoot, walang kawag. Nalalapit na po tayo sa katotohanan. Tapos na lang kabit yung makina, kabit natin yung radiator, yung mga cooling system. Yan! So ito yung ginawa na yung velocity, yan. Hindi namin ginamit yung velocity nung panguma, yung velocity niya. Binor up namin itong butas para silyado pa rin siya. Kahit sa ulan, hindi tayo magkakaproblema. Uma! Air filter. Dual kit. Yan. Uma. Quick turtle. Quick throttle. Yan. Dyan, yan. Salamat nga po pala kay Uma. Umaga. Umaga. Matapos. Umaga na tapos. Ni-prepare na ni Jeff yung radiator. 14 for 1.5 sa unan. 45 sa likodan. Tapos yung chain na yung gamitin natin. Oo, ha? Nice. Twisting. This is how we make YouTube videos. Boom! Lock it out. Holy ka. Yeah. Spin, spin. Ooh. Wow. Yan na po. Yan, inayos na yung upo. Dito yung ating radiator at ating quadiates. Yan na po! Ito naman gusto ko yung mahirap pinihitin. Sa busina yan. Ang lupit! Yan, kinabit nila itong basta yan yung magiging parang clutch. Hydraulic siya, yan ang hihila sa clutch. Nakabit nila rito yan. Mag-aalas 3 na po ng umaga. At ito pa lang ang nagagawa namin, ha? Malirit kami ng tansya. So, mukhang hindi po namin matatapos ito ngayon. At matatitutulog muna namin yung aming gigil. Pero hindi tayo papayag, at least marunig man lang natin mag-minor. So, mag-minor rin natin ito. Ito na tayo update natin. May kabit na na-steal na nalang yung radiator, mga cooler. Ayun, nakakabit na rin yung mga wiring niya. Kakabulbulol na ako sa anto ko. No, man po yata sa God. Pero di na namin kaya. So, sasabihin na namin ito ng coolant. Tapos bibleed namin yung mga yung preno at saka yung clutch. Oh, that's... Nasty pipe. Ito yung pinakanihintay natin. Ako, ito yung pinakanihintay ko talaga. Sa pinakamalaking dahilan, ba't gusto kong bumuo ng ganitong set na motor dahil gusto kong marunig tong pipe na to. PJ Roberts na sa YY Pang. So para magkaroon ko ng pipe na to, parang kailangan karirista ka ng YY Pang. So Malaysian cab, free gamit to. So pinadalan tayo dahil kay J. Roberts. So salamat. Ngayon, nagkakabit na rin natin. Parunig mo lang natin siya mag-minor ngayong gabi. Conical pipe to, conical. So makikita nyo yung shape. GP na conical. So pagka GP siya, yan pinapadaan sa ilalim yung pipe, pag ganyan siya. Let's go! Wow! Unwrapping. Lambas ang potensyal! Hello, baby! Holy shit! Napakaganda naman yan! Bye-bye, Pak! Thank you! Sobrang ganda ng clearance nung caliper. Pati sa mga spokes, makita mo sobrang pina. Tapos yung pipe na clearance na may dito. Sobrang ganda ng mga fitment na nagawa namin dito sa motor na to. One of the best bib na nagawa namin. Salina na po ng sugalina. Red on red. Ang polyurethane na gasta. Tumutulo. Tumutulo ba? Lala, tumutulo. Malayo sa spark plug yan, safe. Sabi na yan, boy. Susi. Hindi natin yung on. Kaya na may trip ito isa. Ito, bangis. Ano yung ginawa niya? Ang binuli niya. Ano mo? Oh, paano? Madama man, ipagka-pinindot ko ito. Ito na. Ito, putang ina niyo. Mga kriminal, putang ina niyo. Iyon! Bakit may brown? Hingin natin. Uy! 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 Buta na may hazard po po! Asa ato! May hazard! Pansa helix!
So ayun na, nakauna na siya. Nakikabit na natin yung Racing Boy na baterya. Late yung battery ng Racing Boy. Yan, so ito, quick burn muna. Parang yung tawag nila, parang nare-re-flash. Ang tawag nila, flash siya na pina-flash. So pa-flash natin yung kaganda kasi dyan sa may woman eh. Meron siya nung parang mga built-in na tune na doon. Niloload mo na lang kung ano yung karga. Connect muna natin siya. Device found. Reading engine map. Yung quick burn, yan. Marami siyang option dito. Hahanapin lang namin yung closest ng karga natin. Hindi pa ito yung pinaka-best na tune dito, pero at least. Ito, pwede tayo rito, 177. Stock stroke to. Full exhaust, throttle body. Aso R3 yung cams. Eh, ano ba yung cam mo? R1? R1. Flash. Ngayon, magka-download na ngayon ng data. Yan ang mga kanyang mga data. Ayun o, ECU re-flash. Ito ng kanyang G. Sabi mo, G. Ayun na, mag-load lang yan. So, hintayin nyo na mag 100% o start na natin yung motor. Dala. Abort process. Yeah. Ina po, kapatapos na. And boom. Up, up. Reading, 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 reading. And boom, connected. Balance mo para makatulog na. Alright. Press the button, it's yours. Mga true ba, ito na po yung binuo namin na halos 13 hours. Pero hindi pa kami tapos ha. 13 hours of work to under ba? Bumalik lang, bumalik. Ito na, naririg nyo na medyo nag-inat na po, nag-inat na, nag-inat lang. So bukas magbabalik kami sa day 2 ng build series. Mas as possible gusto namin one day build eh. Pero hindi kaya. Hindi siya pwede madaliin. Kailangan siyang tutukan ng sobrang tutok. Salamat sa mga boys na to. Thank you talaga. Salamat men. Salamat din. Salamat sa Jeff. Salamat, salamat, salamat. Salamat. Dominic. Pod, salamat sa inyo. So bukas magkikita kita ulit tayo rito. Same shit. Magising natin. Papalagdugan ulit. Para mabomba natin ng malakas bukas. Nakakaya na sa kapitbahay. Hindi natin mabomba. So bukas, tatawanan natin ito na medyo maayos. Tibisan namin ang kaha, di ba? Pininturahan ni Jet na kulay white at saka black yun. Ito sa sticker ni Jer. So sila yung nag-combine ng utak para magawa yun. So bukas nalagyan namin ang kaha to. Tsaka pa final touch to. Bukas, men. Kabita tayong kaha. Let's go! Ano, tulugan na? Tulugan na and see you later. Salamat mga boys. Salamat talaga. See you later, see you later, see you later. At least success ang day one. Ngayon lang tayo nag-build series na walang day 2 na po. Ito na po yung sniper na binuo namin kahapon. So, chinecheck na lang namin kung ano yung mga nagawa namin kahapon kasi di ba nag-aantukan nga. Double check lang muna. Tinesting natin yung makina kagabi. Mandar naman siya. So, konting tuning na lang sa ECU, tapos palit ng injector. Suspension component, swing arm. Chinek namin yung torque ng bawat tornilyo. Pantay-pantay sila ng higpit. Sinalina namin siya ng engine oil, tapos chinek namin yung oil cooler kung tumatoid ba ilang S. Silagan din namin ng kulad yung radiator niya. Nag-work din yung pan, saka yung tubig dumadaloy. Harness niya siyempre bago. Tapos sa minigsure natin lahat ng electronics niya, umaandar, no? Tinek nga nila, okay naman na. Mamaya kakabit namin ka. Babalutan na lang talaga siya. I mean, lalagyan na lang siya ng kaha. So, sound check na muna natin ng konti. Sige, patugtugin natin, crunchy. Yeah. Yeah.
to nakatono, pero nakuha namin yung gusto namin RPM, nakuha namin yung... Actually, mas mababa pa siya sa expectation namin eh. Sobrang ganda ng tulog ng pipe, sobrang ganda ng deck height, so maganda yung compression ratio. Ganda kong miyaw eh. Yun, sabi nga ni Deki, ano, gusto niya simple lang, tsaka parang stock. Ayan, nilagyan ko lang ng simpleng stripe, tsaka siyempre, sniper, di mawala dahil stock nga. Sa harap naman, ayan, sniper, tsaka one garret, simpleng-simple lang, di ba? Paint Brad is yung Chromax. Tapos yung pinakakulay niya is Champion White, talagang eksklusibo para kay Motodeck. So yung mix ng white nito is ginamit natin, same dun sa R3. So yung pinaka-visor niya, lagyan ko siya ng logo ng 1G na texturized. Jet black yung pinaka-background niya. So black on black siya na combination. Ano, solid din jet job dito. JR, ikaw din, nangyari dito sa mga lakas. Pero ito akong salamat, ha. Yun! Ito na po yung motor na binuo namin ng halos tatlong araw. At ito po yung mga kasama ko mga bumuo niyang motor. Good morning! Good morning! Good morning! Masaya! Masaya! Masterpiece! Happy! Well guys, sa grupo namin, hindi naman kami pinakamagaling, hindi rin kami pinakamabilis, hindi rin kami pinaka... professional sa... Hindi tayo professional! Na pinapaira lang po namin dito, yung parang pagkakaibigan namin, kahit di namin kaya, kinakaya namin para sa isang motor. Tapos nakatulog kami, alas 4 na kami, naghiwa-hiwalay, so halos maliwanag na kami nakatulog. So ganun yung effort namin para sa isang motor. So yun, ito lahat ng kombinasyon ng pyesa pagkatapos ng taon. Years po namin to, hindi po kami maraming pera, pinag-ipunan po namin ng ngayon taon, tinulungan po kami ng Racing Boy, tinulungan po kami ng mga brands na mga kaibigan namin para din matupad itong isa sa pangarap namin. As in, pangarap namin talaga itong set na ito. Kami lahat. Mm-hmm. So yun, so maraming salamat siguro sa panonood ng build namin ito na simple lang naman ang build, pero mahirap. Especially. Mga true pang nakatapos ng video, kung umabot kayo dito sa may stage na ito na natapos na lang yung motor, gusto namin pasalamat kasi yun lang naman tunay na kaligayahan namin dito. Kumbaga, may nagagandaan sa ginagawa namin. Tapos may natutunan din yung mga tao. At saka yung mga option nyo na mga pyesa sa market, at least nakikita nyo rito. Doon lang natutuwa na kami yung na-appreciate nyo yung mga ginagawa namin. Yun na yun! Mismo! Good job! Good job! Good job! Good job! Enjoy. Kasi may sniper din ako dati, saka binento ko yung motor ko, mag-i-sniper na uli ako. Isa sa mga weapon of choice ko yan. Kasi dati akong mayroong sniper one. Kaya nga, Roms, underpond eh! Kaya nga eh! So sa mga tropa, yun, na nag-enjoy ako kasama sila. Yung pagbuo, sama-sama, tulong-tulong. Thank you very much sa lahat na kasama ko. Marami pa po tayong bubuo yung motor dito sa Build Series, Garage.ph. Yes, sir. Salamat po.